guys. So, meron tayong in-order na cellphone holder na galing sa Shopee. Okay naman yung build niya. Kailangan mo siyang i-mount dito sa side mirror mo. Matigas naman. Naiikot siya from patayo, pahiga, nalalandscape siya. No? Pero, ang issues niya is, ito, maalog siya. Kung papansin nyo, magalaw. Kaya siya umaalog kasi meron siyang certain space na sobrang higpit na nito eh. Hindi na natin maiikot pa. Meron siyang gap. Kaya nagsishake. So, yung iba, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng lumang interior dito sa loob. Sa loob na to, dito banda. Nasa likod siya na itong bakal na to para sumikip. Pero matrabaho pa yon, hassle. So, may mas naisip ako, mas magandang paraan na gagamitin natin. Napakadali lang. Kailangan mo lang is dalawang items lang ang kailangan natin dyan. Tapos matatanggal na tong alog na to. Wala pang 5 minutes kaya mong gawin to sa cellphone holder ng motorsiklo mo. So, ang items na kailangan natin is cutter and cable tie. Yung medyo maliit na size. Gantong size lang siya. Gagawa lang tayo ng ganito. So, ibibilog natin siya into this size. And then, once na nagawa na natin tong ganito, ilalagay natin to dito sa pagitan na to. Hindi mo naman siya kailangan bilugin ng eksaktong ganito. Pag natanggal mo na to, isushoot mo lang yung cable tie doon, hihilain mo para humigpit sa size na sakto sa'yo. And then, yun, puputulin na natin siya. Pakita ko muna sa inyo nang walang cable tie, wala siyang ganon. Kung gaano siya kalakas umalog, tsaka gaano kaingay. So, pag wala tong cellphone na nakalagay, maingay talaga. Pero huwag kayong mag-alala, pag may cable tie na siya, mailalagay nyo pa rin naman yung cellphone po ninyo. Okay? So, papakita ko muna kung gaano siya kaalog pag walang cellphone, pag umandar na yung motor. Ayan po. Kung mapapansin nyo, ayan, mababibrate siya. Gumagawa siya ng unwanted sound na ganito. Tumutunog-tunog siyang ganon. So, yun ang tatanggalin natin. So, solusyonan natin today. Na kaya nyong gawin sa inyong bahay lang gamit ang dalawang tools, cable tie and cutter. Tatapusin nyo lang yan within 5 minutes. First, ang kailangan natin gawin, ikutin lang natin to para lumuwag. Ayan. Tatanggalin lang natin siya fully. Alisin lang natin tong side na to. So, ito guys, natanggal na natin tong other part, which is ito, na pumapasok dito para ma-clip yung motor nyo. Ito yung nagbabibrate, tumatamang ganyan, gumagawa ng sound. So, ito kasi meron siyang gap, katulad ng pinakita ko kanina. Yan yung tatanggalin natin sa problema natin para hindi na to umalog. So, ang gagawin natin, itong cable tie, ipapasok lang natin to dito sa screw na to. Ito ganito. Ilalagay natin siya hanggang sa dulo and then i-lalak nyo lang po siya sa pinaka mahigpit na side na part. Yan. So, pag nilak na natin ng ganyan, be sure na mahigpit lang siya. Kunin nyo yung cutter. Ito. Kunin nyo yung cutter. And then, putulin nyo lang yung dulo. So, kagaya nung sinabi ko kanina, ang gagawin natin, ganito. Ito po yung finished product natin na nakapasok dito sa loob ng screw. Yan yung magsisilbing panghigpit ng gap na nagkukulang
kaya umaalog po yung cellphone holder natin. So, ikakabit na natin siya, paandarin ko yung motor, papakita ko sa inyo, hindi na po aalog yan. So, ito guys, naipasok na natin yung kabilang side ng cellphone holder, ihigpitan lang natin siya ng todo. So, pag nahigpitan na natin, mapansin nyo, firm na po siya, hindi na po umaalog-alog yan. So, pag pinaandar ko yung motor, mapansin nyo, hindi na siya tumatalbog-talbog na kagaya nung kanina. Nawala na kasi yung part na maluwag sa kanya. So, ang gagawin ko naman, maglalagay ako ng cellphone dyan para makita ninyo na kahit meron siyang cable tie dito, makakapaglagay pa rin kayo ng mobile phone ninyo. So, pag binuksan nyo to, papaganto, iikot lang yan pababa, pero hindi na po yan matatanggal. Yan, pag in-adjust po ninyo. So, pag in-adjust nyo ganyan yan, atras lang din siya. Huwag kayo mag-alala, hindi niya naman kayang sirain yung thread ng screw ninyo. Tapos pag inikot nyo pahigpit, babalik lang din siya into place. So lagyan na natin siya ng cellphone para makita natin kasya pa rin ang cellphone kahit meron tayong nilagay na pampasikit. So ang ilalagay nating mobile phone is Samsung. Insert lang natin siya papaganto. Tapos ihigpitan natin. Diba? Walang umbok, kasyang-kasya pa rin po ang mga cellphone natin habang tayo ay nagmamaneho.